Marco. Good morning po. Good morning. Thank you, Lord. Dito po kayo, sir. Gagaling na. Sana po, gumaling na kagad. Pasok po kayo yung mga kasama. Ay, di ko yung mga ito. Doon na lang tayo. Kabila. Nabuhay na mga tao. Pwede siya, Marco. Eh, ganun ba ka gano'n? Pero, hindi lang po kayong kapabideo. Kailan po, ang mga... Dito po kasi sa amin, YouTuber po kami. Oo, nagtitira namin yun. Kung ayaw nyo magpabideo, wala pong problema. Kasi dito po, hindi rin pang pupilitan. Pero mag-expect kayo na pag pumunta kayo rito, kasi hindi nyo ako mapapanood pag hindi tayo nagbibideo. Ano po, sir, ang case na ito? Hindi kasi ako, nung ikwento ko para maintindihan. Yes po, no? Mas maganda kasi wala kayong dalang, may dala po ba kayong mga files na? No? Wala. Nung nagpa-doktor ako, tinuhanan ako ng ihi tsaka dugo, bad cholesterol lang naman nakita sa akin. Tsaka wala man akong nararamdaman, prostate, kidney, or ano, wala man. Ito lang talaga, dahil nung bata pa ako, nagbabasketball ako, tapilok, maga, dito, kabila, tapilok, maga. Kus, hindi yan naihilot, kusa lang na magaling. Noong na-promote na Cebu Pacific, naging manager ako, puro po, nawala yung activity ko. Doon na nag-umpisa na, may humihina na. Humihina na, nababagsak ako, bukol dito. Bagsak ito, bukol. Parang humihina yung immune system nyo, parang ano. Pagkagaling ako po na matagal, manginginig ka. Wala, dahil wala na activity. Matutumba ako. Mga ilang, pati pag breathing nyo, hirap din. O, pag niya, pero nung chinek kayo, cholesterol lang mataas. Normal din yung cholesterol. Hindi yung cholesterol lang. Pero lahat ng ano niya sir, okay. Alam mo kasi ang magiging tendency, pagka mataas ang cholesterol natin tapos hindi natin mapababa, yun po yung magiging clogging sa blood. Yun po yung babara sa bloodstream natin kasi ang kailangan natin, makadaloy na maayos. Pero kung marami tayong bad cholesterol, haharang yun yung parang mga rebab, di ba? Daluyan ng dugo. Yan yung parang haharang, kaya ang gagawin sa inyo dyan, para rin kayong pwede kayong ang binibigay dyan yung pampabuka ng ano pampabuka ng mga ugat para ano, maka-circulate. Siyempre, pag hindi makasirculate, manghihina yung pakiramdam nyo, yung paa nyo parang puro manhid. Oo. Ganyan naman, kasi hindi makaahon eh. Yung oxygen, hindi makaano. Gusto makaplow nung ano, nung dugo ka, so nababara. Minsan, naglalagatukan. Naglalagatukan? Ano kasi ako eh, yung masipag ako masyado noon. Tapos napalitan ng puro upo na. Nakasapatos ako, magtumog sa sampalok na ako na ako nagbo-board noon. Wala nang sakyan, lulusong ako sa baha. Tinubuhan ako ng mga katikati dyan, ang ginawa ko. Puso yun dati. Pinagtutuluan ko ng kandila, tapos nagliligo ako, masama pala yun. Ngayon sir, ganito mangyayari niya. Pag na-align ko kayo, under observation pa kayo. Okay lang sa akin, nagpabalik-balik dito, basta gumaling na ako. Tingnan mo, eto sir, na normal to sa daliri nyo, ganito? Oo, oh, normal yan. Ano pa, kasi mekaniko ako, chip mekaniko. May magandang kwento ng buhay ko eh. Isa akong truck driver, chip mekaniko ako. Yung boss ko, ex-pal, dinalang si Cebu Pacific, hanggang sa na-promote ako. Katagalan. Naging manager ako ng cargo doon. Tapos ngayon, may cargo forwarding na ako. Balik tayo sa ano, yung mga ganito yung namamanhid din ba yan? Magkaiba kasi yung kulay ng kamay nyo. Hindi ko marunong ginawa yan. Napiktuan yung likod ko sa kakabagsak. Ito naman, sa sulat, napiktuan na rin. Maganda yung penmanship ko. Dahil bumukol na rin ito, dahil hindi, pag bumagsak ako, hindi ko na ito, ito naman. Nasaan yung ano nyo, nasaan yung blood chem nyo last time? Titignan natin mo. Nandun sa bahay. Kahit picture man lang. Wala tao ito ngayon. Kasi, sa dami nung pakiramdam na, kasi yung pagtayo nyo, kita nyo parang kayong gigiwang. Parang hindi nyo kaya yung sarili nyo eh. Pati yung humps na yan, pagka napatid ako,
baliktad ka agad. Oo, sagihin nila ako. Ganun, wala nang balance. Kasi mas sakit yun dito po, yung likod ng paa. Minsan magayan. Dito. Magkaiba nga yung kulay ng kamay mo. Mga puno ng paa. Ito, pati nga yung kamay mo, sir. Ayun, magkaiba yung kulay ng kamay ni sir. Yun. Mas magkaiba. Ito hindi maganon lang. Ilitin mo. Sir, ganito mangyayari yan. Sir, pag-treatment kita, sir. Ano pa yan? Palaging 3 to 4 days ang ano yan. Palaging 3 to 4 days ang abangan yan yung subside ng ano. Kasi yan, hindi ka agad yan mag, ano, mga matagal na po ba kayo nakaramdam ng mga ganyan? Kasi makulit nga ako, takot ako magpa-doktor eh. Kasi nung bata pa ako, yung mga ganyan pilay-pilay ko, saan gumagaling ngayon, mag-16 na ako sa November. Hindi na gumagaling. Oo, sabi ko, iba na ito. Yung paa nyo rin kasi sir, medyo talagang parang maiksi. Ito, may sumasakit dito na hanggang dito. Ito hindi ko may ganun. Yung 4 ito may ganun. Parang inborn na yan. Pero basketball ako na energetic at noon. Parang inborn, ibig sabihin, halos, parang inborn. Ang ibig sabihin ng parang inborn, nung bata pa kayo, nararamdaman nyo na yung inborn. Oo, nag-aaral ako doon sa Sorsogon, sa Bicol. Para may tatanaw ko sa nanay ko, pag taglamig, bakit napipilay ako na ahihila-hila ko yung kaliwa ko. Tapos pag summer naman, nagbabasketball ako, okay naman. Pero ito talaga, hindi ko yan may ano. Hindi mo matikwatro. Nung pabata pa ako, kaya yes, abnormal. Ayun nga pa. Ano na yan? Parang tama nga kayo. Pagka, kanyari, dinan mo itong ganyan, parang may lalagat dito. Wait lang po. Dapat yun, sir. Sir, ito sir ha. Siyempre, pumunta na kayo rito eh. Oh. Next week balik kayo rito. Okay lang sa akin sir. Pa-x-ray niyo itong ano, lahat para makita natin. Pero may gagawin ako dyan. Pa-x-ray niyo dito nyo. Tapos, dito lang naman sa kaliwa. Dito okay, wala. Magkasabay na yan sir. Hindi, kumbaga isang kuha lang yan. Isang kuha lang yan. Pero kung mas maganda, kung mapapa-MRI kayo, kaya nyo naman yun, MRI. Pinaka-dabes yun, para malaman natin. Lumbaray MRI. Sabihin nyo lang MRI. Ito, sa likod ko, kakaupo ko ngayon. Yan lang. Lumbar MRI lang. Tapos, lumbar MRI tapos blood chem. Ano nga? Anong tawag niya? Lumbar MRI. Lumbar? MRI. Ano nga? Yun lang, tapos blood chem lang. Mahina rin to. Pero dati, normal yan. Normal lahat yan. Nung nahulog lang ako na bumukol dito, na-manhid na yan. Sige sir, tignan natin kung ano magagawa. Normal yan. Kasi nagbabasketball. Namagam mo lang to sir. Yan. Yeah. Dito may masakit din dyan sa ganyan? Parang mga laman. Mga laman-laman niya? Litid o ano. Dito sa likod niya. Ito semi-frozen kasi ito sa'yo kaya makukondensin po yung mga puso ka rito kundi sir. Laging naiipit pagtulog. Tsaka sir, tandaan nyo pag mataas ang kolesterol natin, papabagalin tayo niyan sir, kaya lalong hindi tayo pakikilusin yan. Lalo kayong lalalap, kailangan mapapabahan yan. Ang sikreto sa mataas ang kolesterol, kailangan kahit papano nag-walking kayo, papawi.